Ang goal kasi namin dito is mapaibig namin sila. Isa na pala siyang scam. Love investment siya kung tawagin. Love investment siya para sa amin kasi kailangan mo muna mapaibig yung client, investment, then ayun na po, doon na po kami kumikita ng pera. Kami, nakaganto ko lang kami, nakayukulang kami, tapos tinututukan na kami ng pamalo, parang ganun. Tapos nagtitipon-tipon kaming lahat. Tapos napakawala naman kami kasi binayaran kami ng Chinese. Bawat ulo kasi namin, 50 mil. Pag once na ano na kami, pag nahuli kami, kailangan lang namin maging bulag sa pag-akit namin sa office. Kasi may kita namin mga dugo na yung mga office namin. Ano, since stay-in kasi siya, two times month ka lang pwedeng lumabas. Bawal ka talaga lumabas sa tinatrabahoan namin. Doon ka lang. Kung kapadala ka ng pagkain, dalang ka ng magulang mo. Kung baga nakakulong kami. Nakakulong lang kami. Araw-araw, may brutal na ginagawa sa kanila. Lumpuin sila. Ano, meron mga Chinese na ika-ika na maglakad. Ganyan, tapos yung iba, bugbog sarado na, ano, yung siguro sa ngayon, na akala nila totally ban na talaga yung Pogo, pero hindi pa. Marami pang nag-ooperate ng ganyang, ano, yung iba nang ginagawa na nila ngayon, hindi na sila sa condominium o sa building, bahay na. Ako si Kaka, isang dating Pogo worker noon. Mahigit isang taon din ako nagtrabaho bilang Pogo worker. Noon, hindi ko pa talaga alam ang ano ang literal na meaning ng Pogo. Noon, nakikita ko lang siya sa FB post. Pandemya po noon, naghahanap po ako ng trabaho. May nag-post po na ano ng hiring encoder. Tapos punintahan ko po siya. At first po, I'm 21 years old yung kailangan nila that time. Pero pa lang po ako noon. At sumama po ako, may mga nakita kong kaibigan. Tapos meron po kaming GC sa Telegram. Sa Telegram po na yun, nabuo po yung grupo namin. So doon po sa kami lima po noon, mga kasama ko, nagpupunta po kami sa iba't ibang hiring. Until nagpunta po kami sa po. At doon, habang sila, ini-interview po sila na apat sa FB post na pinuntahan po namin. Hindi sila nakapasa. Ako, nakapasa po ako kasi unang interview pa lang sa akin ng Black Indian na tao, malaki po siya. Sabi niya sa akin, ninitian ko pa, nakamask po ako nung that time. Tapos sabi niya sa akin, can you remove your mask? Then after that, ni-remove ko po. Tapos ngumiti lang ako sa kanya, then you pass. Nagulat ako nang yun lang po yung sabi niya sa akin na pass na daw ako. So, okay na po. That time, sabi ko sa kanya na, oh, for real, sir, thank you. So, para sa akin, sobrang saya ko po talaga nun. Pero that time, alam ko na po talaga na stay in po yun. Since online class naman po yung pasok, okay lang para sa akin. Tapos, kada next day, nag-text po sa akin yung HR na move-in ko na daw. Tapos, nakapasok na po ako. Ang bale po, yung off po namin every month at two times every month po. Tapos, after nun, yung salary ko pa po before, 19K. Bukod pa po yung food allowance. Tapos, meron po yung toiletries allowance din po. Then, after that, ginawa po ang first na ano po namin, nag-move-in po kinabukasan. At pagka-move-in po namin doon, nag-introduce lang po kami ng sa amin lang. At first, nung pagpasok ko doon sa Pogo na yun, wala po talaga akong idea sa mga gagawin namin. Ang alam ko lang talaga, encoder, magagawa lang kami ng kung ano, mag-encode kami, ganyan-ganyan. Tapos, binigay sa amin yung iPhones, limang iPhone. Sabi ko, ang daming iPhone, nagugulat ako. Tapos, ang sabi, mag-download kami ng dating app. Tapos, sabi ko, bakit dating app? Hindi nila ako sinasagot yung TL ko before. After that, nag-download ako ng mga dating apps, lahat ng dating apps. And tapos, ang sabi po sa akin ng TL ko, ipa-verify ko yan sa model. Pina-verify ko sa model. Tapos, sa dating apps na yun, maghahanap kami ng mga lalaki. May meron kaming qualification para mahanap namin siya, para mailagay po namin siya sa Excel. Doon namin i-encode yung mga qualified na mga lalaki na nahanap po namin sa dating app. Ilagay namin sa Excel. So, may quota kami everyday. Ang quota namin everyday, 10 lalaki na qualified sa qualification namin. At bilang qualified ka, kailangan mo munang una 30 to 50 years old. Tapos dapat
may mga trabaho, maganda yung trabaho niya. Ang base po namin that time is US and Europe. So dapat sa lugar na yun, doon lang kami hahanap. Yung dating app namin, nakaano siya, nung location niya po, nakatira siya doon sa US. That time, makikurious na po ako bakit po ganun yung setup. Kasi at all, hindi ko talaga alam. Tapos, doon na po ako nagtaka, nung after nung nailagay ko na po yung mga, yung nailagay ko na po yung, tawag ito, yung mga qualify sa XL, ipapasa na po namin yun sa CSR na tinatawag. Sa CSR na tinatawag, sila po yung kakausap sa mga kliyente na yun. Client po yung mga tawag namin sa mga lalaki. So, sa client po na iyon, kakausapin nila, ganito, what is your age, work po nila dapat ano sila doctor, businessman mostly po yung nakakausap namin doon. Tapos may range din na sahod. Tapos after that, kakausapin na ng mga CSR namin. May nabasa po ako doon na sabi niya about siya sa tawag dito yung dapat daw munang paibigin yung client na yun bago mahulog yung investment sa kanila. So before on that po, na ano na ako sa ano, nakikurious na po ako sa kanila, may nagsabi po sa akin na isa pong katabi ko na dapat ililipat na ako sa CSR. So tapos na po ako sa pagiging encoder na tinatawag, hahanap ka ng client. Yung po pala yung ibig sabihin na encoder, hahanap ka ng client para mapapasa mo sa CSR. So pagkapunta ko sa CSR, papasa nila sa akin yung client. Pagkakausap ko sa kanila, kakausapin ko sila, ganito ganyan. Una, ano muna, ang parang yung pagpanggap sa amin or bilang sa isang CSR, isa kang independent woman. Yun yung pagkakakilanlan sa'yo. Syempre, sa ibang bansa, mai-inlove ang isang tao sa'yo kapag isa kang independent woman to, hindi, parang hindi pera agad yung iniisip para sa'yo. Parang ganun po yung setup dun. Tapos, papakilala ka na independent woman ako, may business ako dito sa China, ganito ganyan. Tapos, may pinapaliwanag, may binibigay rin po kaming link na may company kami sa China. Doon sa company na yon, lahat talaga is link na yon, is website po talaga siya. As in, parang legit na legit talaga yung legit na website na po na iyon. Tapos, pagkapunta namin doon sa, ay kakausapin na po namin siya, introduce yourself, ganyan-ganyan, may process kami. After na 5 days ng pagproseso namin sa client, pagpapakausap namin sa client, after nun, papasok na kami sa love. Tinatawag na tong love na. Doon na kami sa stage ng love. Kakausapin namin siya na, ano, how long have you been ano, single, ganyan. Tapos, darating kami sa true call. Sa true call, kailangan malambing yung boses namin para mapaibig namin. Ang goal kasi namin dito is mapaibig namin sila. Kasi once, ang mga taga-US po or kahit taga-ibang bansa, mapadali mo sila mapaibig eh. Kasi, true caring sa kanila. Sa pag-care mo sa kanila, madali silang ma-fall sa'yo. In that way, papasok po yung investment dito once na mag-settle na may in-relationship na kayo. So, magkatawagan na kayo, ganyan-ganyan. Pag gusto nila, ma-legit check ka para ma-confirm mo nila totoo ka, mag-video call. Dito, may model kami. 5 ang model namin dito. Sila yung mga tao doon sa dating app. So, sila yon. So, pag kailangan nila ng true video call, pupunta kami ngayon sa model. So, pakausap nito, ito yung client niya. Sasabihin namin sa kanya na, ako nyari po, si John. John pangalan niya, ganto ganyan yung stage namin, ganto ganyan. Meron na kaming ano, usapin ng about sa family, ganto ganyan. Kausapin namin siya. So, si model, kakausapin niya yung client ko. Iinanoy niya, lalambingin niya ng way, ganyan. After that, pag naano na niya, meron kami sa isang araw, or sa isang gabi po kasi yung shift namin noon before, 11 p.m, kasi 12 hours po kami, 11 p.m. to 12 noon po yung shift namin noon that time pa. So sa US na oras, umaga po yun. Tapos that time, nung gabing yun, tuwing gabi po na yun, isang beses mo lang pwede ma-video call yung client na yun. Pag nagde-demand pa siya sa'yo, hindi mo na pwedeng ibigay yun. Tapos, after that, pag once na na-fall na yung client para sa'yo, papasok na rito yung ibang stage naman. Dito na yung investment stage. Ipapakilala mo si Crypto. Si Crypto, ipapakilala mo na
this is a good investment for us, para sa future natin to. Kailangan mag-invest ka dito kasi ano, para gusto, inisip ko kasi yung business natin, gusto ko masettle na sa'yo ng maayos. Ganito yung paraan. Tapos po, after nun, pag once na, parang may, di naman lahat, ano eh, invest agad ng pera sa iyo eh. So, sila, mga client namin, maybe when we can meet na, kapag lagi kami nakaka-encounter ng ganito, kapag nagkita na lang tayo, tsaka natin pag-usapan yan. Pag dumating na sa ganong punto, ipapasa na namin yan sa TL namin. Kasi may iba silang way, paano nila ma-convince ang client. Minsan through video call, minsan through chat, minsan through call. Tapos, after that, pag hindi pa talaga, ang tawag na namin sa client na yan, tapon. Pag hindi talaga sila, no? Kasi ayaw namin malam. Pag sinasabi kasi nung client na, why you're always been, always say that, always you mention that investment, pag ganun na yung sinasabi nila, ay may kutub na po ito. So, ibe na yung gusto nung babaeng to, yung model na to, sa akin. Parang hindi na love, kundi pera na. So, pag ganun, tapon na client na yan. Hahanap na naman ng bago ngayon yung mga encoder. So, in that way, hindi kayo may dapat maubusan ng client. WhatsApp po yung ginagamit dito namin para mapakausap namin sila. WhatsApp, bumibili po kami ng number. Hindi ko po alam yung ginagamit nilang website, yung mga TL lang. TL po namin, may Chinese at ano po kami, Indianong kaming TL. At Black po pala, Black American. So, tatlo silang TL. May TL din po kaming mga Pilipino. Tapos, papasa po namin yun dun sa kanila. Bumibili po sila ng WhatsApp number para po, kasi sa WhatsApp, may kita kasi kung saan yung country code mo. Kung Philippines ka, kung plus one ka, matik na sa US ka. So, US based, katitignan nila yon. So, bumibili kami ng WhatsApp number. Pag minsan lagi kami nababan sa WhatsApp, kasi lagi kami binaban ng mga kausap namin. Tapos hindi namin maiiwasan yung mga kausap namin client, yung mga bastos. Ang gusto nila, ano, sex video chat, video call na sex, ganun. Tapos, kapag as tungkol ng daming CSR, kakausapin namin sila, hindi namin maiiwasan yung makipag ano kami sa kanila, on-call sex. So, sa in-call sex, dun, ginagawa po namin yun kapag ang client namin is big time. Pag alam po namin, doctor to, businessman to, kailangan namin siyang makuha talaga. Kasi malaki yung invest na pwede niyang magawa sa amin. Tapos, may mga kota-kota din po kaming ginagawa. Kunyari, dapat sa every kota na yun, ay kunyari kung ma-invest namin, ang small capital or small minimum ng isang client na ma-invest sa amin is 5,000 dollars po siya. Sa CSR, ikaw talaga sasagot ng ganun. Ikaw yung mag-ano sa kanila. Pero as a independent woman or as a parang ano, well-known na isang babae na hindi mo tinotolerate dapat yung ganun pakikipag-usap sa kanila. Once na-encounter namin yung ganun, una, papatulan namin sila pag in relationship kami sa kanila. Kakausapin namin sila ng ganun. Pero pag once na sa talking stage pa lang kami, hindi kami nagpapakita ng ganun. Pinapakita namin sa kanila na ano kami, na don't touch me, parang ano ako, upgrade woman ako, kumbaga, ganun. Pero more on talaga, pag CSR ka, tas in relationship ka, hindi, ikaw talaga, tungkulin mo talaga na makipag-usap ng video, ano sa kanila, video chat talaga na, ano, sex. Noon na nabanggit ko, diba, na encoder talaga yung pagkakilala ko sa kanya sa FB post. 19K salary, so namang ako. At all, yun talaga yung alam ko, encoder lang. At nung nakapasok na ako sa isang Pogo Hub na pala na iyon, after 1 week ko nila figure out, isa na pala siyang scam. Love investment siya kung tawagin. Love investment siya para sa amin kasi kailangan mo muna mapaibig yung client, investment, then ayun na po, doon na po kami kumikita ng pera. Nung at first 1 month, naalala ko, hindi ko talaga siya ganun paalam yung ginagawa talaga sa crypto ganun. Tapos nagulat ako kasi 11 PM yung duty namin. Dapat kasi 30 minutes pa lang nasa ano kanay na sa fourth floor po yung ano namin, yung office namin. Then sa baba po kasi yung ano namin, dormitory namin. Tapos nagulat kami na bumalik kami sa baba. Bumalik kami sa baba kasi may mga na. Tapos may na pong pumasok sa kwarto. Tapos ay una, di pa sila pumasok. Katok sila ng katok. Tapos, not until na-figure out namin na may
na takot na takot po ako noon kasi Pilipino ako, so alam ko nang parang may nangyayari ng hindi maganda. So, expected ko huhulihin ako ng mga kami, nakaganto ko lang kami, nakayuko lang kami. Tapos, tinututukan na kami ng pamalo, parang ganon. Tapos, natitipon-tipon kaming lahat. Tapos, napakawala naman kami kasi binayaran kami ng Chinese. Bawat ulo kasi namin, 50 mil. Pag once na na kami, pag nahuli kami. So, binabayaran ng mga Chinese, yung mga Pilipino, ay yung mga sorry, para mapakawala kami. Bukod pa po yung 50, bibigyan pa kami ng 25,000 each in cash para naman sa nadulot na pinsala ng ginawa ng mga Chinese sa amin. Ganun po mangyayari. Tapos, after nun, mga bandang 3 months ko na sa work, yung most experienced or grabe talaga is yung pag-akit namin. Kailangan lang namin maging bulag sa pag-akit namin sa office kasi may kita namin mga dugo na yung mga office namin. Meron doon isa siyang pamalo siya, parang pamalo ng mga alkapa, yung mga gangster, mga ganun. Ganun yung siya kahaba. Tapos may kita kami mga baril sa gilid. Kailangan mo lang magsingbo. Parang wala ka nakikita. Kumbaga bulag ka lang. Wala kang kaalam-alam na meron ng ganun. Ginagawa po kasi sa kanila doon. Pag hindi nakakakota mga Chinese, pinapalo sila. Bukod doon, isa pang option nila, pag sila nakakakota, tumatalon sila sa building, nagpapakamatay sila. Hinuhold kasi yung mga passport ng mga Chinese ng mga TL. Tapos, kapag once kasi, parang kumbaga 24 hours na silang gising eh, pag mahina yung kota, kailangan kasi lagi silang may kota dapat. Kasi pressure sila. Kasi ang mga trabaho ng mga Chinese, dapat 24 hours kang gising, 24 hours kang kumikita ng pera. Ganun sila kaano sa pera talaga. Parang kailangan mong kumayod para ma-reach mo yung kota nila. Yung tumawag ako nung kay mama kinabukasan. Sabi ko sa kanya, nung una hindi ko sinasabi talaga kay mama na illegal na po yung pinasok ko. Tapos tumawag ako kay mama, sabi ko, doon na lang sinabi sa kanya na umiiyak ako. Kasi tatatakot talaga po ako na ganito nga baka kasi magkaroon ako ng record na po ako noon. So pwede na talaga akong makulong talaga that time. Tapos sabi sa kanya, mama, umuwi na ako. Takot na takot po ako noon. Not until naenganyo ako sa sahod. Kasi after ng tumaas po yung sahod namin. Naging 22 na po siya. 22K in short. Tumaas din po yung food allowance namin. Parang yun po yung ginagawa nilang way para magstay kami. Kasi ayaw po nila nang paresign-resign. Tapos tatanggap na naman sila ng bago. Parang hirap po para sa kanila ng ganun. Then not until po na parang ganun na. Daily work routine ko na siya. Parang nakasanayan ko na ba, kumbaga, parang nag-e-enjoy na lang ako sa ginagawa ko kasi mababait naman yung mga katrabaho ko. Tapos, every quota naman namin, meron kaming dinner tuwing gabi kasama yung mga boss po namin sa Chinese. Ayun, so, nung una, mas natatakot ako, pero not until, gradually, nag-e-enjoy na ako sa ginagawa ko. Nung time na nagkaroon kami ng face-to-face classes, kasi that time po, working student po ako noon. Tapos, since stay-in kasi siya, two times a month ka lang pwedeng lumabas. Bawal ka talaga lumabas sa tinatrabahoan namin. Doon ka lang. Kung kapadala ka ng pagkain, dalang ka ng magulang mo. Kumbaga nakakulong kami. Nakakulong lang kami. Tutulog kami, gigising kami, trabaho na naman, nakasataas. Ganun lang yung daily routine namin. Na umalis na po ako doon kasi kailangan, mas pinili ko pong mag-aral kaysa mas kumita ng pera. Parang na-realize ko po kasi na kaya ko naman kitain yung pera balang araw. Pero yung edukasyon ko po kasi, mas priority ko siya nung that time. Tapos, ayun, kaya umalis po ako. Nag-face-to-face classes kasi kami. 6 months kasi kontra ko doon. Since na-promote ako as a TL after 6 months, mas tumaas yung sahod ko nung that time. Tapos, sinabi ko na lang sa boss na aalis na ako. Kasi, hindi ko sinabi nag-aaral ako. Sinabi ko sa, na ng family ko. Which is it, totoo naman talaga yung father ko kasi that time is so kailangan niya ng kasama. So yun ang ginawa kong rason. Tinaas ang panalat yung sahod ko noon. Kasi from 22K nung afternoon na CSR ako, naging TL po ako. Sumasahod na po ako ng 35K a month. Bukod pa po yung quota. Bukod pa po yung kasi every quota namin, meron kaming commission doon. Tapos, nakapunta na po kasi ako doon ng pahulugan na bahay sa pag-ibig. Tapos after noon,
nakapunta na rin po ako ng mga maraming bagay na pag-aral ko ng mga kapatid ko. So, parang nahihirapan din ako talaga umalis noon. Tapos, napayagan na talaga nila ako nung mas kailangan ko na talagang umalis. At pinakita kong way is, yung process, diba kasi pag TL ka na, yung process kasi papasa na sa'yo. Yung crypto, bank account, alam mo na lahat kasi yun eh. Ang ginagawa ko po dun, minamali ko lahat ng ginagawa ko para malaman nila na wala na akong gana. Parang si Kaka, wala na siyang ganang magtrabaho, so kailangan na natin siyang i-let go, paalisin. Parang yun yung way na ginawa ko. Kasi ayun nila akong bitawan eh. Kahit may agreement ka po, pag ikaw pa rin naman po yung choice kung magnanatili ka sa kanila. So ako, di ko inahaya, papay lang naman kasi yun eh. Hindi naman sila, alam ko naman that time, hindi naman sila government. So wala naman akong, kaya ko namang bayaran yung yung parang pinaka-agreement po nila na pag nag-resign ka na hindi mo pa contract ka, magbabayad ka po ng 10k noon. Pero as a TL na kasi, hindi na ako, wala na akong contract noon that time. Wala na agreement, wala nang anything. So, after noon, napayagan naman na nila akong umalis. Personally, hindi ko pa naranasan yung harassment. Pero sa iba kong mga katrabaho, nakaranas na sila. Yung iba kasi, syempre, mga Chinese, matik na talaga mili sila sa sexual. Gusto nila yung about sex talaga. After work nila, sex sa mga katrabaho. Kasi sa Pogo, more on girls kasi kami. Girls only. Bukod sa mga bossing namin, sila lang yung boys doon. Kami, pinipili lang nila yung mga babaeng gusto nila. So, kapag once na nagustuhan ka nila, papakitaan ka nila ng good way. More on pagkain muna sila. Biglang ng pagkain, ganyan-ganyan. After that, i-message ko na sa Telegram na, can you come with me? Meron din kami doon sa, sa building namin, sa, kumbaga, condominium doon. Meron doon mga, hotel. Hotel, nagyayaran sila ng hotel doon, ng bar, ng ganun. So, binabayaran yung mga katrabaho ko ng ganung, ng ganung servisyo din para sa kanila. So, para sa akin naman siguro, both, consensual naman siya, so umagree naman din yung katrabaho ko na gusto din naman yung ginagawa niya. So, ayun. Kasi isang company lang yung napasukan ko. Isang Pogo lang yung napasukan ko. So, maswerte pa ako sa kalagayan ko na as a Filipino Pogo worker dun sa company na yun, is hindi naman kami sinasaktan or terminate. More on kasi sa ibang company, terminate yan kapag once hindi ka nakareach ng quota. Tapos bukod pa dun, magbabayad ka sa kanila ng 4ID. Ang ID kasi mostly 2K ang ginagastos dyan. So magbabayad ka sa kanila ng 2K kapag hindi ka nakareach ng quota. Ganun ang mangyayari sa kanila. Sa pagtatrabaho kasi sa sa isang taon din mahigit nung pagtatrabaho ko sa Pogo. Although yes, scam siya. Tapos parang naaawa din ako minsan sa mga client ko na kasi ang ginagawa kasi ng mga bossing ko, pag once na talagang pinipilit na nilang magkaroon na ng pera, pinipilit na nilang mag-invest ka sa ganito ganyan, mag-invest ka na sa ganito, sinasabi nila, I don't have enough money for that. I just want to have a love for you. Sometimes nagigilty po ako kasi parang as a Filipino kasi madamdamin tayo sa mga ganung bagay eh. Parang alam natin yung ma-reject ng ilang pa ulit-ulit, 'di ba? Tapos maririnig natin sa kanila yun na just want to have a love for you. Ganon, parang minsan nagigilty ako na gusto lang pala nila ng pag-ibig, pero bakit parang di naman nila deserve ng ganitong ng gantong scam. So minsan nakaka-guilty siya na ganun yung nababasa mo para sa kanila. Nung scam pa lang ako isang beses, nilipat kasi ako since naging TL na ako after 6 months. Sa doon, naging usap-usapan kasi ang Pogo. Mas umusbong doon yung mga raid. So pag doon, mga siguro apat na beses na, pero laging ganun, binabayaran lagi ng mga Chinese na mga so napapawalang sala lang din ang mga nangyayari. Parang kumbaga nung kay Hontiveros lang talaga natakot na yung mga
pogo ang mga bossing ko na anhin na yung ipagpatuloy pa yung pogo. So after that, nung nag-resign ako, mga 2 months, nag-dissolve na yung company. Humina na rin sila kasi wala na silang quota. Actually, yun yung na-experience ko. Kasi na-experience ko na parang ang dali lang palang bayaran ng government or nung tama, government talaga pagdating na sa mga ganyang bagay. Kasi nasabi rin ng bossing namin yun na naalala ko talaga, sabi niya sa amin na hindi madidissolve or hindi masisira ang pogo. Dahil kasi merong officials dyan na nagpapatakbo. Misa nga naiisip ko na baka alam mo yun, may nakakapasok ko talagang head sa pinaka-government ng sinagumiari ng pogo. Ganun. Tapos, yun ang sabi niya sa amin na meron talagang officials na umahawak ng pogo sa ating government. Pero hindi ko po alam kung sino or wala naman siyang na-mention sa amin na ganung way. So, imposible daw masira yung pogo. Kasi mataas na yung tax na binabayaran niya sa bansa natin. Hindi naman lahat ng mga Chinese din, tawag dito, masasama, parang di naman lagi silang demand. Lagi silang demand. Kasi paano sila eh, ano po sila, okay kaka, gawin mo to. Parang ang dami nila mga ganun. Kailangan ma-reach mo yung quota ng ganito. Mapala kaibigan sila. So, minsan nababalitaan na namin na tumalunan na sila sa building. Parang nakaka-satisfied po kasi yun para sa amin. Kasi, naging kaibigan din naman namin sila. May mga katrabaho rin kasi kaming Chinese. Chinese namin, mga boys din naman. May nakakatrabaho namin silang ganun. Tapos nagbalitaan namin, wala na si ganito, tumalo na siya sa building. So, sad kami sa part na ganun kasi di lang sila nakareach ng quota para ganunin sila. Tapos, one time, matanong namin to sa Indiano naman namin katrabaho din. Sabi namin na, bakit hindi pa kayo umuwi sa inyong mga lugar? Una pala, may recruitment hub din pala sila doon sa kanilang bansa. Ang sinasabi pala sa kanila doon, merong i-offer sa kanilang work sa ibang lugar, pero kailangan nilang maglaan. Para sa atin ding mga OFW, kailangan maglaan ng pera sa recruitment para makaalis ka sa bansang ganito. Para makapunta ka sa ganitong lugar. So, ganun din sa kanila. So, until na na-figure out nila na gagawin lang pala silang ganito sa Pilipinas, CSR. Kasi bawal sa Chinese ang sugal. Bawal ang gambling sa kanila. So, ginagawa nila sa Pilipinas yun dito. Dito sila mag-ooperate, parang ganun. Kumukuha sila ng mga tao sa iba't ibang lugar para dito sila mag-ooperate ng mga ganung bagay. Since legal yun para sa atin. Tapos, ganun. Akala nila, isa lang siyang parang encoder. Katulad sa akin, akala ko sa encoder lang pala. Pero, not until na dumating sila dito, ganun yung ginagawa sa kanila. Minsan di sila pinapakain, hindi sila makakain kapag hindi ka nakaka-reach ng quota. Naging kaibigan naman namin sa sila. Kaya nakakaawa din na part na ginaganon sila ng mga kapwa nila din lang Chinese, kapwa nilang kalahi. Noong una, nakaka-trauma siya kasi what if gawin din sa amin? Pero yun naman nasabi sa amin ng TL namin, hindi nila pwedeng gawin yun sa mga Pilipino. Yun yung pinaka rule number one talaga para sa kanila. Hindi nila pwedeng galawin ng mga Pilipino. Yun yung pinaka sinasabi nila sa amin. Pero hanggang sa mga nakasanayan na namin, nakasanayan ko na pag nababalitaan ako na ganun, maawa ka na lang, iiyak ka na lang. Tapos after that, wala na, okay na. Kasi wala ka namang choice, kundi umano sa kanila. Yun ang patakaran nila para sa ibang lahi sa kanilang kapwa Chinese. So sila lang yung may rule para doon. Kami mga Pilipino, anong trabaho namin, ganito gagawin namin, ganito lang gagawin namin. Actually, araw-araw, may brutal na ginagawa sa kanila, lumpuin sila, merong mga Chinese na ika-ika na maglakad, ganyan, tapos yung iba, bugbog sarado na, iba ganun, tas yung iba tinatali, di inaano. Yung iba naman, ikukulong sa kwarto. Parang mas mahirap pag ganun. Ikukulong sila sa kwarto, tapos not until ikaw na mamamatay sa para sa sarili mo kasi wala ka ng gutom, ay wala ka ng makain, gutom ka na, dehydrate ka pa. Tas doon na ang way namin, na ang clue namin pag wala na yung isang tao is, wala na yung saupuan. Pag wala na siya doon, di na siya nakaupo, ibig sabihin, may nangyari na para sa kanya. May nangyari na doon, hindi maganda sa kanya. Yun na yung clue namin na, wala na si ganito. Wala na siya. Yun siguro, yung binabayaran ng mga Chinese para mapakawala lang kami.
And ganung halaga handa nilang ilabas yung perang ganung na 50 kada tao para lang mapalabas kami. Parang ang dali lang kasi palang mabayaran ng government sa ganun para mag-operate sila. Oo, nakukuha namin siya. Tapos cash talaga siya. Ano kasi ang sahod namin noon 520. So nahahati naman yun siya. So ayun, pag yung quota namin, yung commission namin, nakukuha naman namin siya in the end of the month. Bukod po yung quota namin, nakakakuha din kami ng mga ano, ng washing machine, ng appliances, or ng iPhone 15 din yung pinakamalaki namin kapag kami, na-reach kami na quota. Ganun yung ginagawa. Sa amin na yun. Kaya, ano, more on, kapag nakakahina ng quota, ang ginagawa na may nag-i-speech sa labas, ay sa harap namin, na gawin yung ganito si, gawin nyo siyang ano, simbolo na, tinan mo, si, kunyari siya, si Kaka, ano na siya, marami na siyang napundar na ganitong bagay. Parang gumagawa sila ng ganong way, para ma-inspire din yung mga CSR na, ipuprosigo ko magtrabaho, maghanap ng client para makakakuha din ako ng iPhone 15. Ganun yung way na ginagawa ng mga Chinese para magpursige ka sa trabaho mo as CSR. Ano, yung siguro sa ngayon na akala nila totally ban na talaga yung Pogo, pero hindi pa. Marami pang nag-ooperate ng ganyang ano. Yung iba nang ginagawa na nila ngayon, hindi na sila sa condominium o sa building. Bahay na. Bahay na sila nag-ooperate. Hindi sila nagpo-post, hindi sila nagpo-post sa ano, kasi meron din kaming group sa Telegram, Pogo Hiring, ang tawag doon sa Telegram. Dinelete na nila yon nung sinannounce na ni BBM na Pogo is banned. Ang ginagawa nila ngayon, sabayan sila nag-ooperate para hindi halata, para hindi rin ma-raid ng mga NBI na ito ay simpleng bahay lang, pero sa loob pala nun, may nag-ooperate na ganitong ano, ang operasyon na illegal investment scam. For pros, siguro ano, sa pera, more on talaga financially, kasi laki ng sahod eh. Hindi mo makayang kitain yung ganun sa isang manggagawa, sa literal talaga na sahod ng natin sa mga manggagawa dito sa Pilipinas. Hindi siya kayang kitain. Kung kakitain siya, dapat graduate ka, mataas ang qualification natin sa bansang to. Ang hirap makahanap ng trabaho. Pero, ayun, so yun yung pros. So for cons, it's mapanganib talaga. Sobrang ang hirap niya kasi ngayon makakasuha na rin ng mga Pilipinong nalalaman na nagkatrabaho sa Pogo. Before hindi, pero ngayon pwede ka nang makasuhan kahit Pilipino ka pa. Yun, yun lang. Mga ka-off the record, gusto niyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click niyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat.